Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng araw-araw na kwento sa bagay-bagay na nangyari sa ating buhay dito sa mundo. Alam nyo, hindi ako nakapag-gawa ng video content ko kanina, nakapag-video kaninang umaga dahil meron akong scheduled na meeting. Yung resulta ng aming pagkikita-kita at meeting at naayos lahat ang problema. At ito na nga, medyo natagalan at kaunting pagpapaliwanag sa mga miyembro. At ang kagandahan nito ay maganda ang dulot ng resulta nitong meeting na ito. At ngayong gabi ay nandito na naman po ako at iniisip ko kung ano yung sasabihin kong kwento sa inyo. Pero meron akong naisip na isa na nangyari sa akin dito sa social media. Mga 3 years or 4 years ago. Ang nangyari kasi, alam nyo naman sa social media, very active ako sa Facebook at syempre naipapakita ko yung mga biyahe ko sa mga ibang lugar, yung kung ano ang pinupuntahan ko, ano yung sinishopping ko, on a daily basis. At siyempre, pinapakita ko rin na healthy ako at saka, alam nyo naman, kaya natin ang mag-relax, kaya natin ang gumastos, kaya natin mag-shopping. At marami naman akong kaibigan na sometimes, first time mo silang na-meet at nakilala mo sila face to face. Ito nagsimula lang sa like ng like, comment ng comment, positive comments sa aking mga post. Okay lang yun. Okay lang naman yun kasi yung mga pinopost ko naman positive vibes. At itong mga pinopost ko para naman ma-motivate at mainganyo itong mga friends ko na i-experience kung ano yung ine-experience ko kasi ako, isa akong matandang senior citizen na gusto ko rin na pinapakita sa kanila kung ano nangyayari sa buhay ko. And one time, merong isang kaibigan ko. Hindi ko lang sasabihin kung sino siya, kung taga saan siya, at para naman maprotektahan siya dahil hindi ko naman siya tinatanggal na friend ko pero nandun pa rin siya. Nakikita niya yung mga post ko, nakikita ko rin yung mga post niya, pero wala akong galit sa kanila at good vibes palagi. So one time, nagpadala po yung sa akin ng message sa Messenger. Alam niyo naman, magkadugtong yung Facebook at saka Messenger. At sinabi niya, "Sir, kung pwede lang, baka tulong kayo dito sa charitable institution na ako ay connected dito and so on and so forth." So sinabi niya yung request niya, nagre-request siya ng kaunting amount, hindi naman niya in-specify kung magkano yung kinakailangan niyang pera. Pero ako, very matulungin kasi ako kung hindi lang ninyo alam, basta merong mga typhoon, calamities. Dati-dati nag-contribute ako sa ABS-CBN, ang tawag dito. Basta meron silang foundation. So, nagpapadala ako ng pera doon, binibigyan naman ako ng resibo. So, ganito ang ginagawa ko. Pero hindi ko ina-announce yung mga ginagawa ko para tumulong sa mga nasalanta ng kalamidad, nasalanta ng mga lindol, kung ano-ano mang baha or whatever dahil sa typhoon. At hindi ko naman binobroadcast yan, pero meron na akong ugali na kahit na kaunting amount or kahit na kaunting bagay, nagko-contribute po ako. So, palagay ko napansin niya. Napansin itong taong na ito na ganun yung ugali ko. So, nag-message siya sa akin. At sinabi niya yung request niya. So, ang ginawa ko, yung kaya ko, hiningi ko yung bank account number, binigay naman niya. Pagkatapos, nagpadala ako ng pera.
kaunti lang naman ito at ano lang naman ito mula sa puso ko para tumulong. So, binigyan niya ako ng feedback. Sabi niya, sir, natanggap ko na yung pera. Malaking bagay ito sa aming charitable institution. Maraming matutulungan and so on so forth. So, ganon. Ito na. After 2 weeks, nag-message sa akin. So, ang dami pang sinabi, sir, malaking tulong yung ganito ganyan. Mamaya kumambyo, sinabi niya, sir, kung pwede, uutang ako ng pera sa'yo. Utang ito, sabi niya, dahil meron akong kalagayan na dapat kinakailangan ko ng pera. Parang sinasabi niya sa akin na meron siyang sakit, meron siyang pag-augustusan ng malaking pera at kinakailangan niya kaagad yung pera na ibibigay ko at uutang siya. Iyon ang catch doon, uutang siya. So sinabi niya yung amount, patapos kung paano niya ako babayaran, ganito, pag meron daw siyang pera, babayan siya and so on and so forth. Meron pa siyang binigay na option sa akin na installment and so on and so forth. So hindi ako sumagot, nawalan ako ng gana. At ayaw ko yung mga ganyang estilo na pamamaraan para humingi ka ng tulong. So sabi ko, pero nakikita ko naman yung post niya sa Facebook na sa tingin ko well off naman siya, may kaya sa buhay, at saka alam niyo na, makikita mo naman talaga sa mga post sa Facebook kung ano talaga yung estilo at lifestyle ng isang tao. So hindi ko pinansin. Pero hindi pa rin siya huminto sa pagpapadala ng message sa akin. Kung ano-ano ang pinapadala niya. So sabi niya, kinukulit ako, sir. Pwede ba ganito, ganyan, ganyan. At to the point, sinabi niya sa akin na kung hindi siya mabibigyan ng lunas, in a few months, mamamatay na siya. So ganun. Yung emotional lang approach. So ako naman sundalo. At alam ko naman yung naamoy ko yung talagang hindi totoong mga emotion or drama or whatever. Inignore ko. Wala. Wala akong binigay. Lalo akong nagalit sa mga pagkukulit niya sa akin. So, alam nyo, after 3 years, ayun, buhay pa naman siya. Ha? Buhay pa naman siya after 3 to 4 years, buhay pa naman siya. So, sabi ko, nako, meron pala talaga mga ganitong tao. So, ma-warning ko sa inyo, mga kaibigan, na mahilig mag-post ng inyong lifestyle sa Facebook, na biyahe kayo ng biyahe. Ako, biyahe ako ng biyahe, pero naamoy ko na kaagad yung mga ganitong estilo na nagbe-message, na alam nyo na, kumihingi ng tulong. Marami pa dyan yung mga friends ko na nagpapahaging, na sinasabing nangangailangan sila ng tulong, yung anak nila, ganito, ipagdasal yung mga anak, pagdasal yung asawa, dahil may karamdaman, may ganito and so on so forth. Naku po, huwag kayong maniwala dyan. Alam nyo, tayo, may kanya-kanya tayong problema sa buhay. At syempre, kung alam lang nila, maganda nga yung pinapakita natin, pero deep inside our heart and ourselves, meron din tayong mga problema. So, ito hindi ko na pinapansin . So, ito ang advice ko sa inyo, kung meron kayong mga ganyang mga nagpapanggap na kaibigan sa Facebook na once nyo lang nakita na like ng like sa mga posts nyo, comment ng comment sa mga positive comments sa inyong mga posts sa Facebook, sa Twitter o sa Instagram, mag-ingat kayo. May ibig sabihin yan. Bebeltahan kayo niyan. At iingan ng favor. At yung favor na yan, ito pag pinabigyan ninyo, tapos.
kung uutang sila, hindi na sila magbabayad. Eh, ikaw pa naman, ikaw pa ang nahihiyang sumigil sa kanila kung sino pa yung nagpautang. Alam nyo, yun ang isang masamang ugali ng mga tao dito sa social media. They try to be friends, and then dradramahan ka, and then uutangan ka, and then after that, kakalimutan ka. So, yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito, at mag-ingat kayo sa mga klaseng taong ganyan. At marami po, hindi lang dito sa bansa natin, marami din sa mga ibang bansa, lalo na sa mga ating mga OFW sa ibang bansa. Sigurado ako, meron din experience ng mga ganyan. So, warning po, mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng tao sa social media. So, yun lang po. Shout out sa aking mga kaibigan at mga subscribers. Pasensya na kayo at medyo late ang aking post ngayong araw na ito. At bukas, September 1 na po, bukas, at yan na po, lalabas na po si Jose Marichan at magkakanta na siya ng Christmas songs. Alam nyo naman, sa atin yung pinakamahabang Christmas season dito sa mundo from September up to December. So, yun lang po ang kwento ko sa inyong lahat, at salamat po sa pakikinig at panonood sa ating YouTube channel. At least, naka-exercise na naman ang aking utak ngayong araw na ito. Bye!